Welcome back to my vlog! Another pangnegosyong recipe na naman po ang isi-share ko po sa inyo. At syempre, hindi lang po ito pangnegosyo, kundi pwede rin po itong panregalo at snacks ng buong pamilya. Gagawa tayo ngayon ng chicken empanada. Para sa ating crust, gagamit tayo ng 1 cup ng all-purpose flour. At lalagyan natin ito ng 1/3 cup ng oil. Ang ginamit ko dito ay palm oil. So, i-mix lang natin ito. And then, set aside muna natin ito. And then, mag-prepare tayo ng 75 ml ng tubig. 1 teaspoon ng vinegar. 1 teaspoon sugar. Para medyo manamis-namis. And 1/4 teaspoon ng asin or salt. Haluin lang natin ito hanggang matunaw ang asin at asukal. And then balikan natin ang ating mixture ng all-purpose flour and oil. Maglalagay ulit tayo dito ng 1 cup ng all-purpose flour. So haluin natin ito hanggang sa ma-coat ang harina ng oil. And then gradually po nating ihalo ang sugar, vinegar, water at salt mixture. So haluin natin ito na parang hinihiwa na pakwadrado. So ito po ang sekreto para magkaroon kayo ng flaky na crust ng inyong empanada. Yung parang medyo marupok-rupok siya, na crunchy siya, na makaliski siya. Ito po yun. Kung gagawin nyo po itong pangnegosyo, ay adjust nyo na lang po yung ating mga ingredients, mga kasosyo. And then next step naman ay mamasahin natin siya na parang ganito. Imumold natin siya para mabilog siya or mabuo siya. Para madali lang natin itong mahiwa. According sa kung gaano kalaki ang gusto nyo po. So rest po muna natin ito ng mga 5 to 10 minutes. At habang nakarest po ang ating crust, ay magigisa na po tayo ng ating filling. Siyempre, maglagay tayo ng mantika sa pan at igisa natin ang bawang. And then, lagyan na natin ang sibuyas or onion. And then, lagyan na po natin ang ground chicken. So, 1/4 kilo po ito ng chicken na tinatad ko lang po ng malilit na pakwadrado. At maglalagay tayo dito ng 1/4 teaspoon ng ground pepper or pamintang durog. 1 teaspoon ng salt. At haluin natin para mag-combine sila. So, lutuin natin ito hanggang sa maluto ang chicken. At kapag luto na nga po ang chicken ay ilalagay na natin ang green, red, bell pepper at yung potato. So, hindi po ako dito gumamit ng kamatis mga kasosyo kasi baka mapanis ka agad yung ating empanada. So, instead, gumamit po ako ng bell pepper. So, gumamit po ako ng green tsaka red para colorful po ang ating empanada filling. So, yun po para maging malapot at talagang intact po yung ating filling. Ibig sabihin, kapag kinagat mo siya ay hindi siya malalaglag. Gagamit po tayo dito ng 1 tablespoon ng cornstarch, pepper or paminta. And then 1 tablespoon ng sugar. So, ihalo lang po natin ito dito. So, ito po yung magsisilbing parang pampalapot niya. Para pag kinagat mo siya, aba, hindi naman malalaglag yung feeling ng ating empanada.
Okay, so hindi po ako dito naglagay ng tubig, mga kasosyo. Sige lang natin ito ng bahagya. Pero siguro po kung kakainin nyo naman po kaagad yung empanada nyo right away, pwede po kayo maglagay dito ng kamatis. So since malilit naman po yung cut ng ating manok, ay mabilis lang naman po itong maluto. So patay na natin ang apoy. Luto na po ito. So balikan natin yung ating crust. After 10 minutes of rest, nandito na po ang ating crust. Ito na siya. So ikakat na po natin ito, mga kasosyo, according sa kung gaano nyo po gusto. Kung gaano nyo po gusto kalaki ang inyong empanada. So, gamit lang tayo ng rolling pin. Thank you for watching. So kung gusto nyo po na medyo maliit po ang inyong empanada, ay habaan nyo po ang pag-roll nyo po ng inyong crust. So kung gusto naman po na medyo malaki empanada nyo, so ganito lang po yung cut. Medyo malaki. So palaparin lang po natin ito ng kagaya nito. Parang gumagawa tayo ng parang lumpia wrapper, parang ganun. So panipisin lang natin, pero wag naman po masyadong manipis, mga kasosyo. So ganito lang po ang gawin natin hanggang sa maubos nating ma-flatten lahat ng ating crust. And then next step naman ay syempre maglalagay na tayo ng filling sa ating crust. Igamit lang tayo dito ng tubig pandikit. Pero kung meron po kayong parang molder ng empanada, madali lang po ito. Diin-diin lang, okay na. Pero since wala po tayong ginagamit na molder ngayon, so gagawin po natin itong mano-mano. So ganito lang, mga kasosyo. Kupitin na natin yung mga excess na dyan para pulido siya. And then, ilock nyo po siya ng dulo ng tinidor. O, diba? So, ganito lang po ang gawin natin hanggang sa mabalot natin lahat ng ating filling. Alright? So, ayan nga po, mga kasosyo, nabalot na po natin lahat ng ating filling. So, maglalagay lang tayo ng egg wash para glossy ang finished product natin. So, make sure po na nasa ibabaw lang po kayo maglalagay, hindi po masyadong makapal ang pagkakalagay nyo po ng egg wash nyo po. Para hindi po malalagyan yung ilalim, kasi pag dumikit po yung ilalim, ang hirap tanggalin, masisira lang po yung crust nyo po. Alright? So, next step ay syempre, ipa-fry na po natin ito. Pwede nyo po itong i-bake sa 180 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit for 20 minutes or i-fry nyo po for 5 to 10 minutes. Okay, at heto na nga ang ating chicken empanada. So, ayan. Another pang negosyong recipe na naman po ang akin na i-share sa inyo. Sana po ay nagustuhan nyo po ito at sobrang dali lang naman gawin. Try nyo na rin pong gumawa nito. Good luck! So, ito na nga po ang ating empanada. So, yan, no. Napakasarap po ng recipe na ito, mga kasosyo.
So, pwedeng-pwede nyo po itong gawing pangnegosyo at merienda ng buong pamilya. So, abangan nyo pa po ang mga susunod ko pang video. Thank you for watching. Bye!